Good morning, Jerry. Ilang mga mag-aaral ba ang maapektuhan ng planong pagsasaraan ng dalawang eskwelahan at saan sila mag-aaral ngayong nalalapit na ang pasukan na, Jerry? Yes, amigo, nasa tinatiyang 1,000 mga mag-aaral ang maapektuhan ng planong paglilipat ng dalawang eskwelahan na nasa Silamte Permanent Danger Zone na plano nga ng Department of Education, Audit and Visual. At ngayong pasukan ay doon sila mag-aaral kung saan sila pansamantalang nanunuluyan ng mga evacuation center doon sa mga eskwelahan doon sa dalawang nabanggit na mga lugar, amigo. Sinabi nga sa 1,000 mag-aaral ang maapektuhan ng planong paglilipat ng dalawang eskwela na nasa 6 km permanent danger zone sa dalawang sekalidad. Kunsod ng patuloy pag-alboroto ng bulkan mayon dito sa Albay, makapag-aaral pa rin naman sila sa mga eskwela na mga itinalagang evacuation center kung saan sila nakikipanuluyan para sa pagbukas ng klase sa August 29. Ang dalawang eskwela na planong ilipat ang ng site ay ang Magapo Elementary School sa Tabaco City at ang Kalbay Elementary School dito sa bahay ng Malilipot. Nakikipag-ugnayan na rin ang Death and Bicol sa Office of Civil Defense o OCD Bicol upang makahanap ng lugar na paglilipat na ng dalawang paaralan. Wala pa kaming napag-usapan, pero the OCD is also looking for alternative site para maalis nga doon. Kasi kailangan ng negosasyon, you have to buy a lot, kung ayaw ibenta ng may-ari, hindi mo rin niya mapilit. Kami muna ay mag-a-adapt ng blended learning. Ibig sabihin, kombinasyon ng face-to-face at ng modular at ng other distance learning. Amigo, magpapatupad naman ang DepEd ng blended learning sa lahat ng apektadong learners para sa nalalapit na pasukan. Shifting ang gagawin pagtuturo ng mga guro sa mga eskwelahang may mga nanatili pang mga evacuee. Sa umaga, yung mga estudyante na nakatala doon sa mga eskwelahan at sa hapon naman ang mga batang bakwit ang tuturuan. Magbibigay din ang DepEd ng learning materials o modules para sa mga estudyante para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Sa ngayon ay sa tent na nakatira ang mga pamilya pero nasa loob pa rin ng compound na eskwelahan gaya sa San Jose Elementary School para biganda ng mga mag-aaral na magamit ang mga classroom sa darating na pasukan. Gaya na lamang ng anak ni Aling Ana na grade 4 na nasa pasukan na sa San Jose Elementary School na ito mag-aaral dahil sarado na kasi ang Kalbayog Elementary School. Problema rin ang mga kagamitan ng kanyang tatlong anak sa pasukan. Kasabay pa, pambayad sa pagpapalibing ng kanyang magulang na nakaburol sa Tensa Evacuation Center. Kung sa kami nakatira, di doon din yung mga anak namin mag-aaral. Parang mas ano po kaysa doon sa ano, kasi nakakatakot din yung bukid. Basta walang pa yung namamasahe ng ano yung mga mag-aaral kasi ano po talaga yung pamasahe, mahirap. Ano po, paunti-unti yung nagbili ng gamit. Yung sa tupad po dito sa evacuation, yung pinambili ko ng gamit. Kulang pa. Kasi tatlo sila. Yung ilang notebook yun, sir. Yung isang sapatos, may kulang pa sapatos, uniform. Ang grade 6 student naman na si Boyet, payag naman na sa elementary school mag-aral kaysa di makapasok sa eskwela. Inaalala rin ng kanyang eskwelahan sa Kalbayog at ang naging karanasan na kasama ng kanyang mga kaibigan sa naturang lugar. Sana bukas ulit para may makapag-aral din doon. Marami pang bata. Okay lang po dito kasi nakapag-aral din po. Tsaka nakapagturo din po yung mga medyo po mahirap. Siksikan, mainit, tsaka hirap sa pagkuha ng tubig. Amigo, ngayong Lunes ay magsasagawa naman ang paglulunsad ng Brigada Eskwela ang DepEd Bicol sa Gogon Elementary School sa Legazpi City. Humingi naman ng tulong ang DepEd Bicol sa mga stakeholder at mga magulang na sa paghahanda ng mga paaralan. Yan ang balita mula doon sa Albay. Balik sa iyo, amigo. Oh, Jerry, naunawaan natin, ano, maraming mga naapektuhan ng mga magulang at mag-aaral
yan sa 6 km permanent danger zone na inilikas at hanggang ngayon niya ay nasa mga evacuation center pa. Wala bang nagpapasabi dyan na Jerry na tulong mula sa mga otoridad, mula sa lokal na pamahalaan para suporta man lang sa mga gamit eskwela ng mga estudyante, Jerry? Ayon kay Ana Marie Busquillos na kausap nating magulang, ang gagamitin niyang pambili ng mga kagamitan ng kanyang mga anak ay mula dun sa Department of Labor and Employment o DOLE Tupad, dun sa kanyang ginagawang paglilinis dun sa loob ng evacuation center, amigo. Oo, pero sana meron ding mula naman sa ano no sa lokal na pamahalaan. Anyway, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.